Hello everybody, welcome back to our channel. Narito po uli ang part 2 ng ating talakayan tungkol sa science at tungkol sa magiging gagampanan ng Pilipinas nitong ating panahon at ng United States. Ito pa ay part 2 ng ating nasimulan, which is kinalakay natin gaano, paano mga ba naging powerful ang US. At ngayon ay tatalakayan natin ang role ng Philippines sa kasaysayan. Kung bago ka pa lang sa ating channel, maaari po kayong mag-subscribe at share at para ma-notify kayo sa ating mga next upload. Marami tayong mga interesting na mga upload dealing with world history dahil mahalaga ang kasaysayan. Dahil dito natin nakikita kung saan ang ating direksyon. So simulan na po natin ang ating talakayan. Disclaimer lamang po, I'm not an historian. Ako lamang isang simpleng tao na naging interesado sa kasaysayan dahil parte naman tayo nito. So a little bit of the history of our country, Philippines. Kung ano nga ba ang pinagmula natin. Since nagsimula tayo sa kasaysayan ng US, ay hindi na po ako mag-talakay ng sinaunang kasaysayan natin bago ang US. Ay talakayin ko na lang ang kasaysayan ng Pilipinas na kasabay ng Amerika. Ang Spanish-American War noong 1898 ay isang conflict ay tungkol sa United States at Spain. So ito ang deciding factor na nagpanalo ng US bilang isang world power. At nagtapos naman ang pamamahala ng Spain colonialism sa mga Western Pacific at saka Latin America. At ito naman ay nakuha ng United States. So nag-start ang kaguluhan, ang war ng Spain at US sa Cuban struggle. Dito ang turning point ng Spain. Dahil ang Cuba noong 1895 ay nakipag-revolution upang maging malaya sa Spain. At ang US ay nag-side sa Cuba. So, tinatawag nga ng mga journalist itong nangyari kasi ang Spain that time under the Spanish Inquisition ay napaka-brutal ang kanilang pamamahala. Kaya nga ang term dito ay yellow journalism. So ang mga papers at the time ay kanilang the term yellow journalism was coined in the 19th century to describe journalism that relies on eye-catching headlines, exaggeration, and sensationalism to increase sales. So, sinakyan din ng mga journals, ang media at that time, ang papers upang makagarner ng maraming sales. So, ang dahilan ng pagsali ng US sa Cuban independence ay dahil sa unexplained sinking sa Havana Harbor ng isang battleship ng US, which is the USS Maine. Pinadala ito ng US upang mag-protect sa mga anti-Spanish rioting sa Havana. Pero ito ay pinalubog. Kaya nagalit ang US. No? Kaya ang Spain noong April 9 nag armistice, kaya nag mabilisan niyang pinagawa ang kanyang program upang bigyan ang Cuba ng powers ng self-government. Pero limitado lamang ito. Pero ayaw ng US yun. Kaya ang US Congress ay nag-issue ng resolution na deklara sa Cuba ng kanyang independence. At nag-demand sa withdrawal ng mga armed forces ng mga Spaniards sa isla. Kaya ginamit nila ang persahang authority ni President William McKinley
upang ma-secure ang withdrawal ng mga Spaniards sa Cuba. Ngunit ang Cuba ay hindi pinasakop ng Amerika sa kanilang state. Nagdeklara naman ang Spain ng war noong April 24 at ang US ay nagdeclare ng war noong April 25. Which was bago pa man yan, April 21 ay unti na silang naggather ng kanilang mga navy, mga army. So ang Spain ay naghanda ng kanyang mga navy upang makipagyera sa makapangirihang United States. Kaya noong May 1, 1898, si Commodore George Dewey ay nanguna sa US Naval Squadron kinadala sa Manila Bay sa Pilipinas at sinira niya ang nakaangklang mga barko ng Spaniards sa loob lamang ng 2 oras. At pagkatapos ng digmaan ng 2 oras, siya ay huminto upang mag-almusal. So, 10 lang ang American na namatay sa kanilang 2 hours na labanan sa Manila Bay at ang Spain ay 370 ang kanilang losses. So, ang Manila ay na-occupied ng US troops pagka August. So, ngayon ang Spanish Caribbean Fleet na pinamunuan ni Admiral Pascual Cervera ay nakalocate sa Santiago Harbor sa Cuba at ito ay nalaman ng mga intelligence ng US. Kaya ang Army of Regular Troops at sa mga volunteers na pinangunahan ni General William Shafter na isang former Assistant Secretary of the Navy Theodore Roosevelt at ang kanyang mga first volunteer cavalry na tinatawag niyang Rough Riders ay nag-land sila sa baybayin ng East of Santiago at unti-unti silang nag-advance sa syudad upang palayasin ang pwersa ni Cervera at ang kanyang mga barko. So Cervera, pinangunahan niya ang kanyang mga hukbo palabas ng Santiago. Ngunit noong July 3, sinubukan niyang mag-escape westward along the coast. Ngunit ang digmaan ay napakatindi. Pinaulanan siya ng bala ang kanyang mga barko. At yun nga ay nalunod ang kanyang barko at si Santiago ay nag-surrender noong July 17 at natapos ang digmaan na napaka-short lang. Pero it was a deciding moment in the history of Spain. Kaya noong December 10, 1898, nilagdaan ang Treaty of Paris na nagtapos sa pamamahalan ng Spain sa Cuba. Binigyan nila sa US ang Guam, Puerto Rico at nilipat nila ang pamamahala nila sa Pilipinas sa US at nagbayad sila nagbayad ang US ng $20 million US dollars upang sila na ang mamamahala sa Pilipinas. Ngunit ngayon naman ang Pilipinas ang mga nakipag-fight against Spaniards ay nakipag-fight na naman sa mga Amerikanong nag-occupy sa Philippines. Kaya naganap na naman pagkasumunod na taon 1899 naganap ang Philippine-American War na ito ay nag-last until 1902, 3 taon. Ngunit sa digmaang ito, mas marami ang namatay na mga US troops kaysa kanilang pakipagdigma sa Spaniards. So matindi, madugo talaga ang labanan sa Pilipinas against the Americans, no? So ano nga ba ang epekto ng Spanish-American War? So ang Spanish-American War, gaya ng sabi ko, ito ay turning point sa kasaysayan ng Amerika at ang Spain. So ang pagkatalo ng Spain ay nakapagpatigil sa kanilang atensyon sa mga overseas at colonialism, kaya nagtuo na lang sila sa kanilang pansin sa sarili nilang bansa upang maipaunlad ang kanilang ekonomiya at mabuhay ang kanilang kultura.
At sa kabilang banda, ang United States ay lumabas sa gyera na wala na siyang challenger. At siya na ang naging master sa buong mundo at the rest of the globe. So, sa international politics at sa iba pang mga lugar na kanyang pinagbabasihan ng kanyang military, ay malaki ang kanyang gagampanan. At yan naman ay ating talakayin noong ngayong panahon, bakit nga ba mahalaga ang Pilipinas sa USA? Bakit nga ba nagkaroon tayo ng defense treaty? No? So titingnan na po natin dito sa pagpatuloy ng ating talakayan. Now, ang halaga ng Pilipinas sa Amerika ay nag-ugat sa pagtatalo sa Washington at sa People's Republic of China sa control sa ilang geomaritime areas sa pagitan ng eastern at southern sides ng South China Sea. So, nagkaroon ang alitan ng Washington at ang PRC sa area na nabanggit natin. So dahil dito, ang Amerika ay nag-develop ng foreign policy para sa Asia Pacific upang harangan ang pag-expand ng military ng Beijing sa South China Sea. So sa ganitong paraan, ang Washington ay nagkonsidera sa gobyerno ng Pilipinas na partner sa pag-implementar ng mga estratehiya upang mapigilan ang Chinese militarization na nakatuon sa South China Sea. Kaya kung ating maintindihan ito, ating matutuklasan ang mga dahilan kung bakit ang USA ay nagpapatibay ng kanilang relasyon sa Pilipinas at nagpatuloy sa kanilang military presence dito sa South China Sea. Importante talaga na malaman natin itong mga bagay na ito. Kasi para sa USA, ang PRC o People's Republic of China ay isang pangamba sa katibayan at seguridad ng Asia Pacific region. So, dahil dito sa assessment na ito, ay ito ang naghatid ng Obama administration na baguhin ang kanilang foreign policy na nakatuon upang iupos o hadlangan ang political military expansionism ng PRC sa rehiyon. Kaya sa larangan ng strategic military para sa programa ng US sa Asia, ay kanilang dinevelop ang kanilang mga plano na maisummarize lamang sa dalawang cornerstone. No? Ang una ay modernization ng US Navy, Air Force, Army upang maiwasan ang Chinese Missile Defense System na tinatawag na DF-16 at DF-21. Dagdag sa pagpalakas ng kanilang mga armas, ang strategic plan ng US ay lilimitahan nila ang People's Republic of China sa pamamagitan ng pagpapatibay ng kanilang mga base militar sa Central Southern Pacific area na nasasakupan ang ito ang mga sakop ng Pacific area, Southern Hawaii, Guam, Japan, Korea at Philippines. So yan ang focus ng pagpatibay ng US defense. Ayon sa Washington, kinikilala niya ang buong Pilipinas bilang isang strategic island laban sa pagpaparami ng political at military ng Beijing sa South China Sea. Ang dahilan sa pananaw ng US na ito ay dahil sa kakaibang geophysical na katangian ng Pilipinas sa gitna ng Spratlys, Paracelsus at isla ng Guam sa Amerika. At ang dalawang pinakamalapit na lagusan ng South China Sea, ang Luzon, ang Malacca, ay siya lamang lagusan palabas sa mga area na ito. Kasi ang Luzon ang nag-connect sa karagatan ng South China Sea patungo sa Pacific Ocean, at ang Malacca naman ay nagkonekta sa Andaman Sea at Bay of Bengal.
So ito ang dahilan kung bakit kahit pa noong 1896 to 1946 hanggang ngayon ay na-maintain ng US ang political military control sa Manila dahil alam nila na napaka strategic area ang Pilipinas laban sa China. Kaya bilang suporta nito, ang Mutual Defense Treaty ay ni-ratified noong 1951 na nangahulugan na ang Pilipinas ay nakadepende sa Washington sa economic at military power nito. So, yun mga kapatid. So, ang kasunduan ng Defense Treaty noong 1951 ay nakapag-maintain ng presensya ng US military sa ating bansa noong Cold War at pagpatibay ng mga base militar sa Subic Bay at Clark. At maparami ang kanilang air-sea forces malapit sa Asia Pacific at Southwest. So dahil sa kanilang ugnayan sa atin sa militar ay madaling makadeploy ng forces ang US in the Southwest. Nang matapos at kung ating titingnan nung matapos ang Cold War at nag-collapse ang Soviet Union at ang communism sa Europe, unti-unti nang nag-withdraw ang Washington ng kanyang mga sundalo sa bansa, ngunit nagpapatuloy pa din sa kanyang ugnayan sa Pilipinas. But ngayon ay may bumalik na bagong pangamba at kailangan na naman ng tinatawag na puspusang pag-iingat dahil sa panibagong banta sa seguridad dahil sa paghihimasok na naman ng China sa Taiwan. Kaya abangan natin kung ano ang mangyayari sa susunod na mga buwan at taon sa sigalot na ito dahil posibleng tayo naman ay maipit nito. So may coming time video. Next nito na video is tatalakay natin na kaya bang manalo ng China against the US. And then susunod naman ang Russia versus the US at relationship ng Pilipinas sa kanila. So just stay tuned to our channel at marami po tayong malaman. Maraming salamat po at God bless ka-adventurer.